Hello mga Penny! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, kung mapapansin nyo, naka-brace na ako. Pag-uusapan natin ang brace at ano ang dapat i-consider o isalang-alang kapag nagpapag-brace. So, hindi na natin ito patatagalin. Just keep on watching. Intro, pasok. Ba ako nagpa-brace. Dalaga pa lang ako, pangarap ko na to kasi nga sungki-sungki at tabingi ang aking mukha dahil sa ngipin ko, kaya ako nagpa-brace. Ito kasi, katas ito ng aking unang YouTube channel, kaya nakapagpa-brace na ako. Ano nga ba dapat natin isalangkala kapag nagpa-brace bukod sa gusto natin ipaayos sa ating mga ngipin? Una, kailangan may budget ka. Pangalawa, yung doktor o yung clinic na pupuntahan mo ay sikat na or dati nang nag-brace. So, ayun. Yung pera, una kasi kapag pumunta ka sa dentist, kailangan mag-inquire ka muna sa mga branch or sa iba-ibang dental clinic para kasya yung perang ibang papagawa mo or kung pwede kang mag-brace. So, tapos yung sa akin kasi ano, nagtanong-tanong ako muna bago ako nagpa-brace kung saan ako makakamura. Tapos, sinuwerte pa ako yung clinic na pinuntahan ko is may sinabi, kumbaga kilala na siya, tapos magaling pa yung dentist, ang gaan-gaan ng kamay niya. So ayun, yung brace ko is 40,000. Hindi ko siya kinash, installment siya. Lockdown ako ng 5,000, tapos 1,500 monthly para sa adjustment. Tapos iba pa yung cleaning, bunot at saka pasta dun sa down payment. Yung dentist ko, napakabait. Hindi niya ako pinabili. Hindi niya ako pinuwer sa magpa-pasta or magpa-bunot. Ang sinabi lang niya, hindi kita bibiglain yung kaya lang ng katawan mo. Every adjustment, ito pa na lang magpapapasta sa akin, sa akin. So, ang ginawa sa akin, cleaning at saka isang pasta. Yun, tapos, in-install na niya yung brace ko. Masakit ba magpa-brace? Sa tingin ko, or sa experience ko, hindi naman ako masyadong nasaktan. Natotolerate ko naman yung pag nililinis niya ako, nangingilo. Tapos nung nakakalagay na yung brace, noong una hindi masakit. Nung kinabukasan, medyo nangingilo na yung ngipin ko. Pero natotolerate ko naman. Tapos, ano siya, yung clinic niya, sumusunod siya sa protocol. Kumbaga may social distancing. Tapos bawat room, isang pasyente lang ang kanyang ginagawa. Tapos pag may ginagawa siya, papalit-palit siya ng gloves. Kumbaga, malinis yung clinic niya at okay yung dentist. Magaan yung kamay. Tapos mabait pa. So, ayun. Ipapakita ko sa inyo ng saglit kung yung na-experience ko. Bawal kasing magpa-ipakita yung paano yung pinagawa. So, ayan. Tingnan nyo yung clinic niya. Maganda. Sa BS clinic na pala ako nagpa-brace. So, ayan. Sana may nakuha kayong tips sa video ko na to. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! Sobrang linis at bago pa lang.